Eto na nga mga kaibigan, tignan natin kung aabot pa ba tayo sa game number 3 or tatapusin na to ng EG dito. Of course, mga kaibigan, this is still the Dream League Season 20 Group Stage 2 Day 2 coverage ng Kuya Nick. This is JB, your host, here with me today. Kasama pa rin natin si Mike at si EC. Yeah. Yo, wala matutulog. Let's go Red Bull Supreme. Mukhang walang matutulog pagka ganito ang nakikita sa inyo. Lasing na tayo, guys. Nakadami na tayo ng Red Bull Supreme. Hindi, nakarami na, no? Ano, Mike? Ano sinasabi mo? Mali nga yata decision ko sa buhay. Ba't nag-Red Bull ako? Red Bull Supreme. Gising ka talaga, pre. Gising. Oo, oh, gising ka talaga si Idol. Kahit pilit mo matulog dito, udilit ka eh. Kailangan pilit. Kailangan gising para matungayan natin hanggang dulo nito nga pong ating bakbakan ng Betboom versus EG. Chug. Yun na nga, mga kaibigan. Tamang chug. Cheers! Na. Cheers, pare Goy. No? Parang alam yun, hindi siya yung parang nakakamasakit sa bunga ng ganyan. No, swabe lang. No? Smooth. Smooth. Smooth like butter. Depende yung comment ko na yun, ha? Literal lang kasi kung nanonood kayo. Hindi, okay lang. Bayad naman tayo. dati kasi, di ba, may ano naman dati, Red Bull. Tama, tama. Ano yung kasi parang, alam mo yun, ramdam mo talaga yung habit. Yeah, ito, smooth lang. Yeah. Smooth lang. Ito, Red Bull Supreme. It's Red different, Supreme. Guys, mga kaibigan. And again, available na po to sa inyong mga convenience stores near you nationwide. Okay, so ito na. Draft na tayo ng ating Betboom versus EG game number 2. Betboom team, hindi talaga nila pinakawalan tong Enchantress. Kanina ko pa ito nakikita. Pero dun sa series na kinas ni EZ at ni KJ, dalawang beses lumabas, dalawang beses natalo. Timberso? Inch. Ay, Enchantress, kala ko Timberso. Yeah. Pero tignan natin, baka may panalo na ng Betboom, pero this one, kailangan, sa totoo lang, yung Betboom kanina okay naman dati, si Pierre lang ang hindi. Yung... Pure! Ano ba? Ayos mo ka, sabi ni Mike. Kinuha niya ulit yung dumulit. Dumulit! Sorry. Oo. Oh. Dumulit si... Pero siguro, balak niya i-redeem yung kanyang sarili. Tignan natin, baka mayroon magiging successful eh. Kasi wala talaga siyang ginawa noong first game, promise. Tagaan lang siya. Taga-soak up ng damage. Parang kahit ako nilagay mo ron, ganun pa rin ano eh. Oh, yan na nga. Oh, yun na. Red Bull Supreme, I mean, guys. Kung ako, kung ako ilagay mo ron, parang same scenario lang. Ganun pa rin eh. Trust your energy. Oh, trust your energy. Trust your energy. Oh, tama naman, di ba? Oh. Sige, tama naman, hindi natin gano'n naramdaman nung kasi talaga si Super nga nung with the Doom. Hindi niya nakuha yung mga right Doom targets, lagi nabablockan ng Lincoln sa Lotus. Parang wala siya sa sarili niya kanina. So tingnan natin kung kaya niya ba bumawi after that awkward performance sa game number 1. Malay mo naman, game 2 biglang magpasikat and ma-force niya yung game number 3, which is gusto ni Mike. Pambosit yung ano eh, yung bitch, dalawang euro ng EG. Oo nga eh. Ay, pang-scoble to eh. Eto min, Matthew Bounty Hunter. BHD Matthew. Men, mag-EG ako dito, hands down. Ito na yun, parang 2-0 na to. 2-0 na to, guys. Ready na ako, mwe. Bounty Hunter ni Matthew to, men. Ako po. Ilang beses ko na din nakita to. Oh, makakaligo din. Isipin mo, macho na. Macho na, gwapo pa. Diba, sabi nila. Eh, iba mag-Bounty Hunter to si macho eh. Gwapo na, macho pa. Gwapo na, macho pa. Pag nagpag-fit ka dyan, ikaw papabayaran. Pero yun nga, mga idol. Talaga namang... Punit ang ulo mo dito ngayon kay Macho mamaya. Up. Respect ban. Bloodseeker. Respect ban. Eh, pinakitaan ba naman ipa kasi, o, diba? Eh, okay lang yan. Tatroma na yan. Tatroma na. Happy Father's Day nga pala sa mga tropa natin dyan. Happy Father's Day kay JB at kay EZ. Happy Father's Day din sa mga matahimik lang dyan. Pero kung mga daddy, Happy Father's Day sa Gedli-Gedli. Daddy lang. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa mga daddy. Daddy lang. Yeah. Pero yun nga, mga tropa, good morning sa mga kakapasok lamang dyan. And good morning din sa kanina pa dating kasama. Uh-huh. Still, this is the game number 2. And yun nga, no, let's now check the draft. Oh, wala na si Bloodseeker. Sino naman ang ilalabas mo dito ngayon, Sir Mike? Faceless George? Gusto mo makita Faceless George, ha? Ano yan? Pokemon yun. Angry Bird ba yun? Pokemon yun parang. Nakalo, Angry Bird. Vision yun eh. Sidigi yun eh. Pokemon, okay. Deoxyspite ang... Dalawa. Faces Void. Hindi. Ursa. Ay, hindi na napapigil. Pare, piling ko. Hindi. Ay, hindi. May Doom kasi dito. Piling ko sana. Pak eh. Ursa. Desa nila. GPK pa. Ursa. Skyrat eh. Oo, wag na. Ursa, Faceless Void. Hindi, Faceless Void yan. Yung Ursa, hindi na talaga lumalabas yung... Faceless Void yan. Pag nag-ultimate yung Faceless Void, may Skyrat ulti rin. Mm-hmm. Pero na. Okay.
Ano pwede kong iyano dito? Kunin mo yung ano, kunin mo yun, yung tatlo yun. Apat yan. Ito, brum-brum. Baka palo to. Baka palo to sa ulo mo. Baka bigla akong ano dito, mag-ripuhan. Bagong... Yo, Eh, joke lang. Ako na nagsasabi. Ito pa naman to, sa One Piece. Ay, ganda niya. Yeah. Pero syempre, mga kaibigan, mas maganda tong napapanood natin. Oh, yeah, this already is the game. Ka. Number two. Uy! Ano ba? Masyadong ano. Parang ano naman to eh. Parang ano. Parang ano. Pero yun nga, mga tropa. Kamusta kayo dyan? Eh, kulitan lamang tayo dito. Oo, chill ka sa tayo guys. Kasi alas 5 na. Konting kaimbot na lang pare. Meron ng sunstrike. Diba? So, sunstrike talaga tayo dito. Dapat tapos na. Pansarap mag-breakfast. Si Sir Julius kasi yung caster eh. Dapat tapos na to eh. Ay, oy, dun. Speaking of breakfast, mamaya parang sarap mag-ano, sopas no? Sana mag-2-0 tayo, pre. Bakit? Wait, para makapag-sopas na ayun, tayo. Sopas! At para ma-reinforce yung kamalasan ni Sergio. Ay. Sipin mo yun lang yung series na Game 3. Oo. Kaya nga eh. Malas yung taong yun. Huwag nyo nakanin yun. Pero yun nga, saan ba tayo pwede mag-sopas? Saan ba? Ayun dun! Sa ano? Yung sa may tabi secret shop. Matutunan. Mid lane. Ay, faceless void na talaga to. Faceless void for evil geniuses, ano? Dami yun. Dami pang gagalingan ng damage. Kaya nga ginawa ng Betboom, kumuha agad sila ng Morphling. Oo. Kahit pa paano kasi maganda yung Morphling against Void eh. Hindi na siya yung katulad ng dati na maganda yung ano yung Void against Morphling. Kasi ngayon, shards ng puhunan mo, bale-wala na yung Chronosphere eh. So feeling ko maganda yung Faces Void dito for the side of Evil Geniuses. Kaso nga lang, yung Morphling, once makuha niya yung Aghanim Scepter, there's a way for them to deal with that Faces Void. Yes. And on top of that, pagpapasok yung Doom, wala na magagawa yung Faces Void dito. It's only about the cookies, but aside from that, feeling ko wala na. Diba? Tsaka maganda rin yung naging last ano dito, fourth pick ng Betboom. Baratron, parang kanina kasi kinulang sila ng initiator talaga eh. Oh. Si JPK, Death Prophet din naman siya usual na initiator talaga naasahan mo. Pero this one, diba? Spirit Breaker kanina, nakaasa lang sila sa initiation sa Glimpse Back, diba? Kaya na napapatay yung Darkseer. Pero ito, iyan na maganda. Diba? Makikita nila yung dalawang support dito ng EG. Possible sobrang mga boss sa may mid. At tandem talaga nung Doom. Oo. Oh. Mga Lods! Casters, tara kain tayo ka, ano ng kapan, kape pandesal. May kapan pala? Pandesal. Baka tawag niya. Okay. Kape at pandesal. Sopas kami, idol. Pero thank you so much sa offer. Pero nagkikrib kami ngayon sa sopas. Sopas. Basta kahit ano, basta chibog. Oo, sige, okay na yan. Gutom na ako. Pero yun nga. Paano pag ano? Ano? Sabi na may nasabi si Isi natin. Sabi na sabi niya, paano pag ano? Chibog ba? Ay, masarap yung sinangag. Scorpion doon. Ay, mas Scorpion. Taho. Sa oras. Ursa. Ay, Ursa. O, di ba sabi ko sa iyo? Sabi ko sa kunin may Ursa eh. Sabi ko sa iyo, you don't trust me enough. Yung Faceless Void, okay siya doon sa dalawang support or doon sa dalawang hero. Pero kontra agad siya nung isang Morphling. Oo, kasi kukopain lang siya eh. Eh, kuha ka ng hero na sobrang dominating sa lane. Kaya ngayon lalo yung Doom. Ayun yung gusto kong term, dominating. Kaya niya talaga kung ano yung ginawa niya ng game number 1 against dito kay Doom. Pwede niya ulitin ngayon at mas sigit pa talaga kasi mas mataas yung kill potential nitong Ursa eh, di ba? Against Doom? Yami yan. Kukulin lang ulo niya eh. May Spirit Breaker tayo dito, di ba? Wala, par. Ay, what if mag game 3 para may mga puyat dyan? Ay, ikaw na magkas dito. What if my game... Ano wapwit na kami dito eh? Wait lang, bakit ang kitang Death Prophet natin dito? Parang bagong gising. Then yung Death Prophet ni GPK kanina. Okay, bagong gising. Bagong gising, tol. Ursa. Pagod. Hindi, yung Doom ang pagod. Ito, checker, kala mo, bagsak sa prelims. So, bakit ano, bakit ganito? Di ba dapat ganito na rin sa ano? Haba ng baba niya. Ewan ko eh, parang kala mo, bagsak sa prelims eh. Hindi na doon napipick mo siya. Pero cute niya, cutie. Yung Tidehunter naman, kala mo, busog sa minudo. Chonky. Shout kay Jack. Galingan mo lang sa trabaho, boss. Sana ma-promote ka. Ayun! Hello sa'yo, Jack. Okay. So, ito nga. Ember Spirit Bander by Betboom. Ano ba? Isusunod nila dito. Baka Void Spirit. Okay din naman sa Betboom yung Void Spirit eh. Pang minus 1 dito. Although may Skyrat talaga na mangsa silence eh, wala ka naman ng no choice eh. Paproblemahin mo talaga yung silence yung kahit anong hero yung gamitin mo eh. Yeah. Ito term yung mga batang 90s na nagpapamagra... Ah! Okay. Ay, di ako nagpapaumaga sa shop dati.
Outing kasi, papaluin ako sa tiwop nun, kabagan eh. Nagpa-umaga ako eh. Sipin mo yun, 30 minutes lang ako pinapayagan mag-home shop. PS2 kasi muna. 10 piso lang. Min, sa akin, yung alaman sa amin, para sa videoan na good for 2 rounds lang. Pag na-dead ka, wala pa 5 minutes, out ka na. Oo, tayo ka. Ganun lang dati sa amin. Kaya naman nag-start mag-computer. Yung computer na straight na laro na talaga. Ah, yung computer. Grade 4. Hindi, nagtaon ko na. Hindi ko alam eh. Basta alam mo, ako mga 2011 kasi ako nag-computer talaga eh. PS2 kasi talaga nalaro ko eh. Uy, may shop pa ng gamers, PS2 dati. Gamers, no? Gamers. May shop pa ng PS2 dati eh. Hindi, sa amin, ito yun, ganito. Ganyan yun. Bidjuan, arcade. Mga bago-bago na lang yung may PS2. Ako kami PS2 tapos... Wala, Rich Kid. Rich Kid pare. Hindi, shop ng PS2. Ah, shop. Puro PS2 rin, hulugan. Ah, okay, mga ano, yung may mga X3K, mga ganun. Oh, okay, okay. I get it. Tricky, no? Oh. X3K! Yes, 3K, 3K! Oh. Palipas talaga ng oras. Pag ano ka, naka-DJ Max, sabay do-double-double ka. Solid. Mga kapanahon ng ano pa, ano? Medal of Honor. Sinasalitan mo pa yun sa Dota 1. Ayun, Guitar Hero din. Guitar Hero, di ba? Guitar Hero. Oh, solid. Oh, pero, back to the draft tayo dito. Yeah. Meron tayo Wind Ranger, min. Sa side ng Bed Boom. So, okay na okay. Para sa Ursa, di ba? Oo, pang-height. Oo. Eh, wala magagawa yung Ursa dyan. Kailangan pa ng Nullifier, MKB, para makalaban. Pero, kukontrahin yan ng Kunkka. Ang ganda ng Kunkka dito ngayon for EG. Ang ganda ng kapik kung mag-mid Wind Ranger kayo. Wala namang gagawin yung third skill niyan eh. Tignan mo, pare, stats don't lie. EG, feeling ko, game number 2. 2-0! Ako rin, 2-0 na yan. Sabi ko naman sa'yo, before pa mag-start, diba? 2-0 EG. 2-0 EG nga kaya. Ang mangyayari, mga kaibigan, eh, sabay-sabay nating alamin ano nga ba yung magiging storya nitong ating series. If EG takes this one, eh, bet boom po. O, let's muna dito sa series natin. Of course, ito yung last series natin ngayong araw. Before we proceed sa day 3. Uh-huh. And Mike, easy, kayo nang bahala. Ikwento nyo, ano ba mangyayari dito ngayon? Okay, bigyan mo ako ng buga. Ano ang sa tingin mo mangyayari dito sa game natin? Masyado magiging action-packed ba? Yung early stages natin? Or more on farming action-packed. Since isa na eh, Spirit Breaker tong kabila. Tapos dito Wind Ranger. Siyempre, ay naman yung mga hero na ayaw mong passive lang eh. While dito naman sa may side ng EG, same din naman. Skyrat, Bounty Hunter, mga aggressive na hero, Ursa, aggressive na hero, diba? Mm-hmm. So, expect mo talaga na magkakaroon ng bakbakan dito, same as game number 1. Yeah. So, tingnan natin guys. Good luck sa lahat ng mga nakataya dyan, sa lahat ng mga buhay pa ang parlay na inaantay na lang tong game na to. Good luck sa inyo mga besi. Welcome po dito sa aming stream. Good morning sa inyong lahat dyan. Mag-ingay yung mga tulog na. Ay? Let us know kung tulog na kayo dyan sa comment section para ma-wish namin kayo to sleep well. Mga idolo, sa lahat ng magising pa, mapagulitan na kayo, pa-shoutout na kayo, mga idol. Sayang sa Pandas lang na si Rain Party. Oo, first time na talo nung ano, nung tinker niya sa Prozin. Ay, oo nga, no. Binalagbag. Kala mo, hindi na uso ang Zeus Mid. Oh, ito, Zeus Mid. Oo. Pero ang weird, no, so for ngayon, yung Tinker hindi na kasi counter ng Zeus masyado eh. Kasi may defense matrix eh, pero nagawa ng paraan. Kaya tsaka, no, parang... Wala na rin kasi yung static field ng Zeus na nagpapasakit talaga sa kanya na pamburst talaga ng magic. Meron pa naman, kaso nga lang, kailangan pa ng Aghanim's, wala na talaga. Oo, kailangan pa ng ano. Yung passive na. Oo, yung Aghanim's niya, yung Nimbus Cloud pa rin. Nimbus, oo. Ang gagawin mo, kailangan mo kumuha ng talent para magkaroon ka ng static field. Parang static field. Diba? Parang lang, pero wala na talaga. Kasi yun nagpapasakit sa kanya eh. Oo. Pag nagka-charge siya dati, sobrang... Kahit yung makukunat, mga Timberson, dali niya na ba burst? Oo. Zeus is dead ba? Pero pumunta. Walang Zeus dito, mga kaibigan. So, eto Kunkka, Wind Ranger. Eto Kunkka. Nagpapakita nga uli. Lamang na yan. Unforgotten hero to, di ba? Parang, unforgotten. Forgotten hero! Kinastatic hapon to. Oo. Kinastatic hapon yung Kunkka. Pero yung mga tour 2, parang forgotten hero tong Kunkka. Pero nagpapakita uli ngayon. This time, oo. So, hindi natin, tawag dito, hindi malabo na makita rin natin sa next upcoming major, which is yung Bali Major. Kasi yung Kunkka nung kahapon against Gaming Gladiators at Bet Boom, parang nabugbog siya sa mid because cup yung katapat niya eh, diba? Pagkakuha ng scream, nag-max ng dagger. Pero si dito, anong pang i-spam na skill nung jeep ni Wind Ranger? Uh-huh. Power shot, ang dali-dali dodge nun. Infuse raindrop pa. Discolored. Nope. Siguro sa javelin mamaya. Doon siya pwede kumuha na extra damage. Maelstrom. Yes. Pwede siyang mag-javelin agad dito. Yun yung mga parang core item agad.
for a Windranger. Pero sa ngayon, dahil universal hero siya, eh, power threads talaga. Ay. Not face boots, power threads ka talaga. Oh, tsaka quick shoutout pala kay Ryan Bang Bang Bang, ang ano. Oh, ayan. Ang, Comer, ano, tadito, actor sa Pajibar. Oo. Si Ryan Bang. Hello, sir. Ryan Bang! Welcome sa stream. Talo pa, yun lang. Iyak ka talaga dyan. Pero ito, back tayo sa may game. Tignan natin kung paano magiging performance ni Save. Kung di tayo nagkakamali, si Save din kahapon yung Enchantress na nagmalakur, di ba? Oo, so yun. So, tignan natin kung marirepeat niya ba eh. Baka sabi ni, ano siguro Pure, Save, kailangan ko na ng Enchantress mulit. Labas na natin yan. Oo. And, si Nightfall yung nag-morphing na ulit sa ata nun. Tama ba? Ako ng pagkaka, ano? Kalaban si Pao. Hindi, talo siya nun eh. Hindi. Nag-morphing din si Nightfall yun. Ayun yung, ano, na one-sided sila. Ah, oo. Pagkakalam ko. Ayan, ayan. Then, oo, di ba? Ayun yung, yung pinalagbag sila ng Gaming Gladiators. Yeah. Game 2. Oo. Game number 2. Ayan yan. Yung nag-morphing si Nightfall. So ngayon, makakabawi ba? Tanong. Pakas, wag na daw iingot bigla kasi payout na si Idol. Oh, yan. Oh, tingnan natin. Sana all. Si Pure. Oh, naupo si Puro. Puro, sigurado. Mamamatay nga dito si Puro. And si Pakas, makuha niyan. Save, mukhang delikado na nga din. Kaya mo patayin Blood Grenade nandiyan. One more hit. Pero nakapag hila pa naman. Concussive shot. Plus the Arcane Bolt will secure the kill. And that's the first blood going to the side of EG. Hatid sa atin ng 7-for-7. Siyempre, mga kaibigan, numero unang gaming sportsbook sa Pilipinas. Napakabilis ng cash in at cash out. Ano pa natin yung mag-team na kayo sa clinic page if you want to bet on your favorite teams, mga kaibigan. Oo, tignan natin. Siguro yung mga nag-bet dyan ngayon sa EG. Naka, gumano na yan. Nung nakita nila na first blood, nakuha ulit ni Pakas. Katulad ng game number 1. At ako, nakuha pa si Save. Pero sa may baba, si Matthew Delicado, easy. Oo, ito, nakuki nga si Matthew. Pero tamang, taas lang. Invis-invis nga lang tayo. And guys, nga pala, kung magka-cashin kayo, 5% cash-in bonus yan. Diba? For every 5,000 na cash-in nyo, meron kayong 5% cash-in bonus. So, ano pa yun natin nyo? PM ko yung nickpage. Mga Idolord. 500 din yan. 500 ba yun? 10% yun ah. 250 lang yun. 250. Sabi ko, mabilis lang mag-mat. Hindi ko sinabi tama. Tama yun. Okay. Tanungin mo ako, masasagot ko yan. Sobrang bilis. 180,000 divided by times 88 carry 1. 1. Oh, 'di ba? Mabilis ang sumagot pero hindi mo alam kung tama. Oh, sinabi ko lang naman mabilis true. Eh. Tama 'yan. Exo yung humor na 'yan. Pero oh, wait lang. Naroon tayo ng konting bakbakan dito sa may bottom lane. Pero all goods lang naman nata dito si Nightfall. Maganda pinapakita dito ni Whisper. So far, siya yung leading dito sa CS. And napapahirapan ng masyado nga dito si Nightfall sa may bottom lane. Ano? Oh, wala. Pares kasi may pang, ano, may pambosset yung katapat niya. Yung oh, si speaking of pambosset, Mike, sorry to cut you off. Mamamatay dito si Toronto Tokyo. As easy as that. As easy as that. Basic na lang yan. And Whisper, he's gonna take the kill. 3-0 on the board. And daw, nag-level 2 na si Matthew. Sure na agawan at agawan ka talaga ng gold niyan. At naharas ka pa. At the same time, may burst kasi talaga si Whisper. Diyan yung cookie. Tapos yung Scatter Blast na masakit din naman talaga. Pero Toronto to. Ay, nag-TP siya. Kung ako, warun na lang talaga yun. Ah, hindi. Tingin ko yung nahabol niya level. Kaya siguro nag-TP siya. Kasi may charge na naman na siya eh. Parang pag ganun, charge ko na lang yung pabalik sa rin. Pero again, Proterian. Baka, ayun nga, gusto niya siguro umabol sa level or hayaw niya na maharas talaga na maharas si Nightfall kasi nawawala yung Bounty Hunter eh. And speaking of Bounty, nag-i-stack pala at mukhang uuwi para mag refill ng kanyang HP. Tapos pwede niya rin refill yung bottle dito ni Sismar sa may mid. Oo, may ginagawa naman pala. Hindi naman pala AFK na ano lang, Bounty Hunter. So may-ari naman pala si Idolo. GPK, maganda pinapakita niya. Well, parang, so-so lang naman yung backbanel dito sa may mid lane. Oo. Pero ano lang, yung kill potential medyo malabo na mamatay si Sismel unless sa asim siya ng sobra. Yung kill potential talaga dyan is entirely nandito kay Sismel. Eh, masakit din yung power. Shit, mukhang mapapawin. Ano nga to? Infuse Raindrop. Yeah. Kailangan na infuse raindrops. Actually, yung cone ka, pwede mo ma-outseas yung ano, Windranger. Pero maganda ginagawa kasi talaga dito ng GPK. Talaga sa may middle lane kaya hindi siya na-outseas dito in terms of harassment. Andun, napoprovide niya. Pero bottom lane, ito, 18-7 yung Morphling. Samantalang snuffer natin, medyo na-stack up yung kanyang CS dito. No? Nakahabol na bigla si Nightfall dito in terms of CS. Pero EG, they're still ahead in terms of laning. Tignan mo, 1k advantage para sa anila. Oh, ay, naku. Bumili din lang yung Fuse Raindrop itong si Snapper para hindi ganun kasakit. Yung Adaptive Strike
na binabato ni Nightfall in Toronto, Tokyo, can't do anything kasi hindi siya mananalo sa normalan against Matthew. Lalo na may Jenada and yung kanyang Greater Bash, by chance pa. Oh, 17% pero hindi kasi minsan 17% yun eh. Pag pro player yan, 50-50 lang. Oo, 50-50 yan pag pro player eh. Kaso lugi siya dito talaga sa katapat niya. Oh, may Orb of Venom, meron pang Windley, tapos may Orb of... Lugi siya. Eh, umpisa pa lang, macho na yun eh. Mm. Yeah. Ba, macho yan. Pogi na, macho pa. Pero karo to talk, yun? Pag nagpagupit, siya pa babayaran. Oo. Solid. Ay, parang ano ah. Parang ba experience yung sinabi mo? O baka kinuwento lang ng tropa? Kinuwento lang. Ay, inaupo. Walang siya kanya. Siya yung tropa ko nagkwento. Ayun lang. Yung TD pala yung nagkukwento, no? Pero okay, back to the game nga tayo dito, mga tropa. Kala po ha, di mapalik sa'yo. Nagkakalapagan nga tayo ng sekreto dito. Op, okay, tamang harutan lang. Panda and Save, naglalandian nga doon sa may bandang neutral natin. Pero eto si GPK, nililigawan si Pakaz. The focus fire, naka-charge dito si Idol. Okay, Shackles, di naman kukonekta. Pakaz, mabubuhay nga ba? Naka-charge siya rito ha. Pero arong ding mamamatay naman siya. Wala pang level 6 Spirit Breaker. Save, still, gusto niyang patayin dito si Matthew. Grabe yung pangharot dito ni Save. Ayun, siya'y nabigyan. From tumatakbo to pinatay, ganun, sobrang aga rin kasi ako, na-late na rin si GPK sa pag-backup dun sa may top. At ayun, maga nag-fallout yung kanyang windrun, level 1 lang naman yun, kaya hindi ganun katagalan dun. And yun, na-outrun siya dito ni Pakaz at nakakuha pa ulit siya ng kill, sobrang worth it. Nung pagtakbo niya rin, nakaligtas na siya. Puti ko na yun. Topong nun, no? Kung walang raindrop, siyempre, tansyado ka yan, patay na yung Morphling dun. Nakita ko yung HP ng Morphling eh. Yeah, 150 something na lang eh. Kung walang raindrops yun, patay na yun. Uy, promise. Pero magsisix yun. Oh, delikado ata. Si Pakaz mag-level 6 na nga. Andito yung Enrage in Toronto, Tokyo. Siya pa ang nabigyan. Good charge sana yun kung hindi nag-level 6. Hindi, ang problema dun, kung ako yun, hindi ko na-gogo yun kasi may pinapalong creeps yung si Urse eh. Hindi, baka siguro. Hindi niya alam. Na, hindi pa pa-6 agad. Oo, hindi pa pa-6 agad. Oh. Alam niya, may pinapalo, pwede mag-level, pero hindi niya alam na isang creeps na lang pala. Pero ito, si Pakaz, nabigyan naman. Oh, isa-save yung bahala eh. Sabi nga natin, di ba, magiging korto mamaya, the one true carry save. Actually, mayaman dito sa save ha. Bigyan mo lang ng konting ano to, unting momentum to sa save, magiging core na to eh. Oo, tingnan mo naman yung network niya. Medyo may kalapitan sa Morphling. Well, yung Morphling kasi medyo napapahirapan talaga eh. Teka, hinaharot ni Sismile dito pre, si save. Doom. Ang sakit ng damage, focus fire, gagamitin na, delikado bata dito yung Kunkon, napapaligiran ng apat ganyong kakumuli, ever time bringer, the Cleveland Cavaliers, doing the work, Mortimer's Kisses, gagamitin na, all of them are dying, samahan mo na ng Spirit Breaker doon sa kanyang hukay, mamamatay nga po dito, tatlo for the side of bed, bumili na kao, GPK, makulit ang bata ka, Sige, umando pa, ang ganda ng backup ng EG doon. Tatlo yun, nakuha na dito. Kapalit lang ng buhay ng kungkat. Hindi pa sila tapos. Yup, they're not yet done. Delikado bata dito yung Wind Ranger has been silenced. The first step cookie will connect Sarap. And he gets a double kill. May kasama pang freebie. Ayun, 3-9 on the board. Apat yung nakuha nila, wala. Diyos ko, kahit araw-araw mangyari na, minuminuto mangyari yun. Pabor na pabor yun sa may side ng EG. And wala nang namatay sa kanila, maliban lang talaga sa Kuka. Tapos nakakapag-provide pa sila dito ng space sa may Ursa. At the same time, yung Morphling ng kabila, di naman flash farmer kasi yan eh. Diba? So, pabor na pabor pa rin sa EG lahat na nangyari na yan. Buto na nga lang kamo, kaya medyo bumilis yung pagpatay nila dito kay Sismile. May dalang creep si Pure eh. Kung wala, hindi maglalatch yung ano yan, yung stun na yun. Baka, na, ang, ano, baka nakatakbo pa si Sismile. Solid nga yun, Diyos ko. Ano, tinipid din kasi na ito. Ay, ito naman pala si Piro, yung palumpalo. Tinipid niya rin kasi, kung dinom niya na agad yun. Baka hindi wala siyang doom. Walang. Uy, wait lang, si Pakaz, ako po. Kailangan tumakas. Okay, GPK, nilalandi nga na naman yung Ursa dito. Pero enrage, GP out ang kanyang gagawin dito. Bye, nerds! And mabubuhay dito si Pakaz. Rap ng buhay ni Pakaz, man. Top of the network, together with the Kunkka at si Matthew pa 6 na. Pag nagka 6 na to, may ilang na mag-farm yung mga heroes ng Betbomb dito. Kasi possible, may biglang kumalabit sila, lalo na kay Morphling, pero may pause mo na dito. Speaking of kalabit. Speaking of kalabit, pwedeng kalabitin to si Nightfall. Wala ka lang silang damage. Di siguro. Headset battery, Mataas pa yung cooldown nung ano eh. Di pa. Ta-timingan siguro, baka ma-timingan. May vision sila dito, ang ganda nga. Nilagyan nila ng vision dito kung saan magpa-farm yung Morphling talaga. Ubus na yan kan. Busay sa'yo! Tapos na akin. Yeah! Yun lang.
Dire's top tower is under attack. Na Red Bull? Hindi. Tumitigim-tigim lang ako nung una. Hindi ko inubos yun, men. Onti lang yun. Parang one part lang ata. Ayan, tamang tigim lang ako direct. Akala nyo, tagay ako na tagay, ha? Nag-aamali kayo. Tikim lang ng tikim. Pero pag ako, hindi nyo ako sinisita. Oh, hindi diba? Nyo ba ako mahal? Wala kayo sa ganun, Mike. Alam namin na favorite mo yan. Red Bull Supreme nga pala, mga tropa. Pero eto, Ghost Ship, tatama. Delikado bata dito yung Wind Ranger. At mamamatay, dinuraan. New Whisper, si GPK ang makakakuha niya. Toronto, Tokyo. Tamang atras na nga lang muna. Binabatukan ni Matthew, kinakaltukan. Pero mukhang atrasarado naman dito si Toronto, Tokyo. And that's gonna be an easy tower for EG. Catapult wave pa yan, Mike. Hindi lang easy tower yan, easy girl din yung nakuha nila. At sabi nga ng paboritong caster ni Derek, kita ko na. Oo. Hindi niya pala gets. Pero nga, sabi ni, magiging maganda performance ulit ng EG dito. Ang ganda ng drop nila eh. Ha? Huh? Oh, namimiss ko, Derek. Dire's top tower is under attack. Diba? Pero nako, talagang inintay ko talaga yung pag-level 6 ni Bounty Hunter. Kasi pag nag-6 talaga to, sobrang mabubos at dito yung heroes ng... Uy! Uy, kala ko papaloy mo. Pero kalma. Nakita yata, nakita nga umage. Oo. Kaso nakapag-out agad, yun lang. Uy, habulin! Ayun na, habulin nga. Oh, ay! Sartala si GPK. Oh, ito ba? Ay, la! Dito yung Enchantress! Huli ka, Balbon! Mga ngayon ka mag-angas! Kasama ko mga kuya ko. And ito nga, si Matthew, mamamatay. GPK nakakuha ng gil. So, well, played na. Bigyan si gwapo na Matthew pa. Pero I think that's not a problem dito for the side of EG kasi Matthew lang naman yung namatay sa kanila eh. Nakapag-scout si Tropa na baboset yung ibang heroes dito na pupunta yung attention sa kanya habang ibang heroes ng EG, ayun, nakapag-farm ng sobrang matiwasay. Ursa, malapit na sa kanya Battle Fury. By 13 minutes, may Battle Fury na to. Papadeliver na lang yan. Diba? Habang yung Kunkka going for that Halberd, pang-counter dito sa may Wind Ranger na magiging damage talaga ng Bet Boom with the, on the early game. Yeah. Uy, ito, si GPK. Low-key lang, pero going for Atos into Gleipnir nga. Diba? Ampun po namin si Dayanara, sir. Ambayan. Candy kami. Ano-ano ni Sir Mike si Dayanara? Parehas silang Torres, 'di ba? Ampun namin 'yan. Ayun lang, ampun pa nga si Madam Dayanara. Nakita namin. Wala kang galang, men. Nakita Madam. Namin sa Quiapo 'yun, ano, namamalimos. Inakit. Masyado to. Bala kayo dyan, ako labas ako dyan na. Nakikitawa lang ako. Bala kayo mag-away dyan. Labas ako. Labas ako dyan, guys. Hindi ako away niyan. Iwas issue tayo. Yeah. Paramihin niya, no, ni LB pati ni KG, kahit magbiroan kami on stream, kahit ano-ano, wala lang. LT lang, LT, o, di ba? Mawalan siya ng, mawalan siya ng kapatid dito pag kinaway niya ako. Mawalan siya ng kapatid na Pogi, no? Oo. Oh. Isa pa, ganun. Oh, ito na si Pogi na match pa. Tamang Twins Gate lang. Oh, okay. Nandito sa may bottom lane nga dito yung Bounty Hunter accumulating some information. Pero babalik din siya. Okay. Wala nang magawa si Idol. Parang yung kapag wala kang magawa, tinitignan mo na lang kung paano magsarado yung ilaw sa rep. Ganon ginagawa ngayon ni Matthew. Tapos bubuksan mo kahit nakita mo naman na yung laman ng rep kanina. Oo, oh, ganon gagawin. Ganon gagawin dito ni Matthew. Oh, Toronto Tokyo! Naku po, ang sarap yan. A5 Wagyu yan, sir. Mamamatay nga dito si Toronto Tokyo. Si Pakas ang nakakuha ng kill. For 11 ang ating score. 2K advantage nga po for the side of EG. Sila yung nag-smoke of the seat pero wala sila na pala. At right now, tuloy-tuloy ang pag-go ng EG. Mukhang balak yata nila ikulit yung tier 2. Or possibly yung Roshan dito. Dahil pagkakuha nila dito, pwede sila mag-Roshan eh. May Battle Fury na yung Urza. So, mas magbo-boom na magbo-boom yung kanyang farm. Tignan mo naman yung farm ng Morphing sa farm ng Urza. Oo. Oh. Ang layo nung gap. Oh. Boom, ikaw na lang pero ang hinihintay namin mag-online. Pero tignan, Mike, kailangan ito nga yung mangyari for the side of EG. Kasi kung tutusin, katulad ng lagi natin pinapoint out yung Morphling, sobrang lakas ngayon. Kapag nagkaroon ng Aghanim's Scepter yung Morphling, okay sana kung strength na carry ka eh. Pero kapag Agi carry ka, kahit anong yaman mo, there are times na manghihina ka kapag nakopya ka ng Morphling. True. So, kailangan hindi makahinga dito ng Morphling if you want EG to win. Kailangan ma-pressure nila dito yung Morphling kasi there will be a time na, na makukuha ng Morphling yung kailangan niyang items and siguro until such time na makukuha niya yung Aghanim's Scepter pwede nang lumaban yung Bet Boom dito. Siguro the good thing is ang daming kailangan na item dito ng Morphling para makapag-online maliban sa may Aghanim's Scepter. Kailangan niya yung Manta style, BKB,
diba? Oo, kailangan na kailangan nyo. Pero ito na nga, kailangan din makapatay muna ng EG and save ang mabibigyan dyan. Dominating na nga para kay Whisper, mga kaibigan. 3K advantage for EG. Sabog ang parlay pag natalo daw yung bet boom. Ayun, umaga na. Ayun lang. Ang alam kong start namin, nalas dos, ang mga expectation na tapos nun, 5 lang. Yeah. Si Jules kasi pag dapat, umaga na dapat naman. Si Jules sa duro nilalagay na, ano, na schedule eh. Nice. The cursed. Oo. Grabe yung taong yun. May sama aras yata talaga yun. Oo. Walang problema sa pagiging caster, pero lapitin kasi ng ano eh. Oo, lapitin ng... lapitin ng na long game, ng game 3. Grabe yung taong. Ay, pero shoutout kay Sir John sa Happy Father's Day. Sa mga, ano dyan, mga daddy, sa mga padre de pamilya. Kay directed. Oo, sa TD din namin, Happy Father's Day. Pero mag-rush siya na dito. Pagod yung center na rin yung snapper, so pwede na i-dura yung si... Si Pakas, pwede mong ano yan, isuka, di ba? Oh, si Pakas ang makakuha ng Aegis, guys, and of course, yummy Aegis yan for EG. 4K advantage na nga po for the side of EG, yung Enchantress still, medyo hindi na siya ganun kayaman. Hindi katulad ng parang previous Enchantress performance dito ni Save na parang nagiging core. But right now, going pa rin naman. Going pa rin naman doon. On the way pa rin doon. Pero medyo bagal-bagal. Nice shackle shots coming from the Wind Ranger. Delikado ba ata dito si C-Smile na i-doom. Yung kung ka, mukhang delikado nga ata dito si Sir. And mamamatay po dito si C-Smile. Ngayon ka gumiti. Macho, gwapo na. Kaso nag-bash. Ay, nakong kandang 17% yan. And the rainbows all the way to Matthew. Double kill for save. 6-12 on the board. Suki advantage sa side ng EG. Yan lang din siguro in-expect dito ni... si Smile na nandun sa may pwesto na yun, yung side na, yung heroes ng Betbomb. Kasi pagkatipin niya, ginawagin siya dito ng Betbomb. At ang maganda ron, buti na lang, hindi nagtipid si Pure. And looking at Pure now, gusto ko rin i-comment yung ginawa niyang item na nag-pipe siya. Kasi yung damage talaga ng EG as of now is parang mas mataas pa yung damage talaga. Which is yung Mortimer's Kisses, yung Mystic Tear dito ni Skyrat, diba? So goods na goods yung ginawa niya na nag-pipe muna siya. Pero yung Ursa, naku, pa-dagger na. Uh-oh. And hindi naman na talaga balak ilaban pa ng Aegean since yung Ursa, para nung ginugo na si Sismel, di na siya ng TPO, bumakapura sa yung baba. Pero Mike, mahay pa lang ako. Boss, shoutout sa man from Melbourne, Australia. Kakatapos na daw ng night shift niya as air caregiver. Then watch daw ng live Dota. EG 3K pesos gawin 38K. Ask me how, sabi ni Jonathan Flores. Guys, kung gusto nyo magpalago ng pera, PM nyo si Jonathan Flores. Yung 3K nyo, gagawin nyo 38K, 100% ROI. Mga idol, PM lang po kayo kay Jonathan Flores. Shoutout sa'yo, bossing Betlords. If tumagal lang game, ako mag-bet mo ako. Ang daming ano, parang ang daming nilang magiging core talaga, tapos pang-bosset. Oo. Pag late game, sabi natin mga 50 minutes, 42 minutes game, Betbomb yan. Betbomb nga talaga, pero Toronto, Tokyo, ayun lang, naku po, A5 bagay na naman nata, makukuha dito nila Whisper. Space Cow is doing it, mamamatay nga ba? Nice, a cookie coming from Nightfall, the replicated Snapfire is doing the work, but they brought down the Spirit Breaker already, and they are gonna get Panda as well. How high is the cost to be able to win the fight? He's now in trouble, he is in deep trouble. Mortimer's Kisses will be thrown out, delikado bata dito, yung side ng Betbomb. Boom. But for now, EG, they are really on the aggressive side. And they seem to be unstoppable dito nga sa game number 2 as the cast blinks in onto Pure. Look at the damage falling in once again. Nice pullback coming from Pure, but it doesn't matter. Look at the little Shredder going in. Pure, he needs to survive, but it's too damn strong for an Ursa. Napakayaman dito ng Ursa, mga kaibigan. Buti na nga nakakuha ng trade doon kahit papano yung Doom. At kala ko nga, EG. At ito pa, muntik na kamo makaligtas. Si Toronto Tokyo with that bulldoze na meron siya. Kaso naabangan siya ni Matthew talaga sa likod eh. Well, hindi pinakawalan si Idol. At isa pa ang goods dito, wala na kasing skills din. May bibito yung Betbomb. Wala rin mana yung Doom that time. So wala siyang pang Doom dito sa mga heroes ng EG. Ito ba? Wala na sila magagawa dyan after nyan. Oo. Pero good morning daw, sabi ni Mark Dato. Happy Father's Day din sa'yo, Mark. Solid daw ko yung viewer to. Happy Father's Day sa'yo, Idol. Sana'y dumami pa. Charge na naman. Pero eto ni Edwin Strike. On to the Scarlet Mage, focus par. Aliga dito, boy. Panda, mamamatay nga po dito. Si Pakas biglang magbiblink in. Masyadong mainit. Yun na si Pakas, going for the kill. Pero napag-win na pa naman si Bosamo, Panginoon. Okay, walang problema. But Pakas, he needs to be careful. He doesn't have anything left.
only the Aegis. They are gonna burn through the Aegis. EG, they want to fight so bad. Wait. Thorin will connect on the Doom. The charge comes out coming from Thorin to Tokyo once again. The Nightfall has to be careful. They'll try to on it. Pero wait lang. Mag-out ata mo na dito, Bedmoon. Perhaps they can still fight. I don't think so. Toronto, Tokyo, mukhang delikado. He's been tracked. And the only thing that he can do is to back off. But it's been X'd. And that's the play. Si Smile will pull him back. Toronto, Tokyo, mamamatay si Matthew. Ang makakukuha niya. 8:15 ang ating score. Pabor na pabor sa side ng EG. Magkasim doon si Pakas, pero mukhang naging worth it naman yung pagkuha, pag-aasim niya ro kasi napabaksot at mukhang makakakuha sila ng additional objective dito sa may side ng Bedmoon. Pero grabe, nagtaka ako kay Pure na binitaw niya agad yun doon pagkaboy ni Pakas. Kasi kitang-kita niya naman na nandun na yung heroes ng EG. Kala ko parang distansya onte, tapos tatansyay na lang kung kailangan pibitaw yung doon o hindi. Kaso wala. Masyado na nakapronto talaga yung heroes ng EG doon. Kaya dyan nagdala na chase down dito yung Ursa na na-doom. At munti ka nakama sa GPK. Yung pa yung isang reason kung baka natalo yung Bedmoon doon. Ginoo kasi ni Paka sa GPK. To the point na muntik na mamatay si GPK. Buti na lang doon yung kanya mga kampe. Kaya nakapag-out siya at nakapag-wind run out. At yun, Tori na nga. Nakuha yung Tormentor. Tapos, mapipressure point tier 2 top tower. So, sobrang worth it na nung Aegis na yun for EG. Oh. Yaman nga dito ng EG, worth it nga yung ginawa nila na yun. Actually, masisecure na dito ni Pakas anytime soon yung kanyang MKB. Going for the MKB, opting towards that true strike na kinakailangan niya. And I think that is really good. I mean, up against a Windranger, kailangan mo yan. Bukod sa true strike, instant damage pa yan para sa Ursa. Pero sa save, na-itrack nga dito. Sa may pauposan muna. Hindi, pero Bedmoon naman yung nag-pause. FPS drop lang kamo. FPS, pero press 1 kung buhay, press 2 kung patay. Press 3 kung kakanta si Mike. Naku, walang magtatry dyan. Oo, okay. Kung ayaw nyo masira araw nyo. Oo, okay. Pag may nagtry-kanta ka. Hindi. Oo, hindi rin pala eh. Wag na. Okay guys, wag na mag-press 3. Sayangan nyo lang energy nyo. Pero Gossamer Escape, which is good dito kay Skyrat. Dagdag movement speed at may sure na magmimiss ka talaga, may magmimiss talaga na follow dito o normal attack ng Bedmoon. Pero delikado ulit dito sa Enchantress mga Sara. Kayang-kaya humabol dito ng mga kakampi ng Bounty Hunter sa kanya. Lalong-lalo na malayo pa yung mga heroes ng Bedmoon. Tsaka parang din nila babaka pa nyan. Walang mana yung Morphling, walang mana yung Doom. Di ba parang hirap ilaban yan? Eh, may nag-3. Uy, ano yun? May nag-train na, Wait lang. Huwag nating baguhin na ngayon. Huwag nating baguhin na topic. Tanong mo ako kanina, kakanta ka ba? Takot ko. Sabi mo, huwag na, baka masira yung araw eh. May nag-train. Okay lang itong masira araw nila. Wala na yun, Hindi na narinig yung viewers sa atin. Baka naman, Mike. Bahala kayo dyan. Oo. Hindi nagagana yung ganun, Sir Pakas. Na magbababa ka ng item, pare ko yung pinakamahirap. Sabay kukuha ka ng ano, Hindi na gumagana yun. Patunay lang na mga pro player ay minsan hindi rin nagbabasa ng patunay lang. Nakakalimot din yung mga pro player, guys. Okay. So, si Isman, makikita dito. Ito, tinan mo, Nether Strike. Yung 70% bash, nagiging 100. Inatos pa, sinakalos pa, di papagalawin yan pare ko, torture yan idol, mamamatay po dito sa Seasmile and si Nightfall yung makakakuha niyan, basic, easy peasy, lemon squeezy. Buti na nga lang kamo, nabili niya yung BKB dun before siya mamatay, pero speaking of PKB, nakuha rin naman na GPK and that is a good kill dito for the side of Bedmoon. At mukhang kahit paano, makakaingan sila ng konti. Oo. Sino lamang manga boss? Ay, manga boss pa. Sino naman ang EG po? 9-15 yung score natin and 4K network lead for the side of EG. And now, smoke of the seed for the gang looking for a kill at may dinura. Oo. Kasi nakita, may word eh. May sinuka ka mo. Wait lang. Warang totoo yung mabuhay pa naman si Idol. Wala problema. Ay, may hurricane fight na si Kuya mo save. So tingnan natin kung mararamdaman na ba natin siya next teammate kasi out of all of the supports, siya yung pinaka-rich. Yeah. Ang galing naman mag-gas si Sir Mike. Basic. Basic lang kay Mike yan. Diba? Pwede na mag-Japan. Mga normal na nangyayari sa pang-araw-araw ni Mike yan, Idol. Mas magaling ka, Sir Easy. Baka pa rin, Sir Mike. Sir Easy. Sir Mike. Layian mo kami. Sir Mike is doing it. Anakan mo ko. Tatlong panganay. Okay. 5K advantage for this side of BG. And tatlong panganay. Going for 5. Dito yung Bounty Hunter. Performance Smoke Linga for the side of Bedmoon. Tingnan natin kung makakuha ba dito yung Bedmoon. Na maganda-gandang kills.
mga kaibigan. Ito na, papasok na nga po dito si Pure. Oh, nakita yung Bounty Hunter. Nether Strike ka ngayon, Idol. Siya anxious pa nga. Kala mo talaga makakataas si Matthew. Ang mabibigyan si Nightfall yung nakakuha ng kill. So, very well paid yan for Bet Boom. Very good. Oh, di na rin nila nilaban yung kasi wala naman yung kuha ka dun. Tsaka, if ever na may TP ako, wala rin naman siya TTP yan since wala naman sila ng tier 1 bottom tower at cooldown yung kanyang TP and going for nullifier si Idol, which is good. Good item again sa heroes ng Bet Boom, pero Bet Boom trying to secure the Roshan kasi mukhang sa taas na yung mag-spawn yung Roshan. Kaya doon na sila magko-control ngayon ng mapa. Problema nga lang, kayang-kaya talaga i-contest ng EG ay may pa-TP na sa top. Oh. Pa-connect na rin yung iba sa top kasi alam nila yan na anytime by now or sa perspective nila, baka nag-spawn na yung Roshan. Yeah. And kung mag-spawn dito yung Roshan, feeling ko, Bet Boom, they are happy with this. Kasi malapit na yung Aghanim Scepter dito ng Morphling. Let's say, for example, na hindi nga sobrang ano, sobrang yaman ng Morphling, but once si Aghanim sets up, mas mare-reduce yung damage output dito ng Ursa kasi stats yung mawawala dito sa Ursa. That means less damage. Parang nga sa Ursa nga dito. So, napaganon yan for Bet Boom to lessen out the damage output on this Ursa. Wag lang matatambangan si Idol. Ayun lang, wag lang. Huwag naman sana. So, makakapag-Roshan na yata ito kasi nakapag-secure na ng spot. Yung EG, andyan na yung vision advantage nila. Pero, Bet Boom, may lane ward naman sila dyan. Kaso, mahirap i-contest to, men. Ay, nagsmoke. Okay, pwede. Naka-charge. Okay, ngayon, na-charge. Si Pakal. Ginahansel. Alam nila kung nasan na papunta na sa Roshan. Oo, pinanghinaan ng loob, tol. Oh, tara na Tokyo. Press W to win eh. Okay. Uy, nakita. May words sila dun sa baba, yun. Always move forward, never backwards. Delikado ata dito si Matthew and mamamatay nga dito si Matthew. Andito na yung Tidal Wave, not enough though. And mukhang nga manlalaban dito yung magkabilang teams natin. Pahirapdaman lang. Wa mo nga tinga, Toronto, Tokyo. Pero wait lang. Tama nga trasa. Walang vision din kasi yung Bet Boom eh. Oo. So, hindi sila makalaban dito. Hindi siguro abot ng sentry. Hindi abot, men. Ay, na-doom? Ay, ayun lang. Inawakan nga tenga talaga dito ni Pakas. Delikado wata, na-doom. Yung Ursa, mamamatay nga ba? Walang problema yan, Idol. Na-idora ng Starfire. Buhay pa naman, pero kailangan mo magbayad. Whisper, mamamatay. Dito, si kaibigang Whisper. Panda, delikado wata dito si Panda, men. Uy, ano yun? Nagkasali silang bineso-beso lang dito ni Toronto Tokyo. Alam mo, walang nangyari. Ganda nga nun, Idol. Magkaibigan. Ito na nga, Mike. May kisses pa. Yup, tama dyan. May Mortimer kisses pa dito yung Snapfire. Pwede pumalak nga dito yung side ng EG. Ay! Nakita si Nightfall. This could be your kill. Delikado dito yung Morphing. Can he bursting down? That's the question. The basic flare will do the work in Nightfall. And the Falling Whisper, he's gonna take the kill. And EG, they are gonna win the fight for now. Pakas, closing out the distance. Save has to be careful. But with the Untouchable, it's gonna be fine for now. Toronto Tokyo ends up dying. And 3-0 said yup for the side of Bethlehem. Double kill for Whisper. Ayun na. Unti-unti nagkakamatayang dito, guys. And EG, they will be the victorious one. Ang ganda na sana na ng game nila na yun, no? Kaso hirawa rin ni Whisper na inalay niya yung buhay niya. Kasi alam niya may buyback siya, so Pakas, isisave kita, dudura kita pa at ito pa. Sobrang nag-backfire yung ginawa ni Nightfall na nag-mantas tala siya dito sa lane para pang ano, ubus ng creeps. At ngayon, nung ginawa siya dito, sinailin siya. Wala siyang mantas tala, hindi niya ma-devop yung silence at wala na siyang magawa. Kundi saluin talaga yung binabato ng EG na skills at saluin yung kalmot ni Pakas. And ito, may pa ganun po. Uy, binabalik lahat. Pero grabe pa rin talaga yung ginawa dito ni Whisper. Para sa akin siya yung MVP. He is the reason why Ursa survived that game. Uy, yun lang, nagalit. Toronto Tokyo naman, no? Yan, Toronto Tokyo. Grabe ka naman. Naalala ko yung mga linyahan yun sa ano eh, sa True Sight eh. Ano? Yung... Hindi ko malala yun. Yung umagano siya, Pick, kung bibigyan ba natin tayo niyo, hindi, kasi hindi naman ganyan yung paboritong hero ni Ami. Yung umagano siya, yung medyo pagalit. Nasabi niya na ganun. Hindi lang naman yung Tiny yung best hero ni Ami, magaling siya sa ibang hero eh. Diba? Oh, yung kunin yung wisdom. Bibigyan si Smile. Okay. Pang rush ng 20. Easy. May hero no, MKB na yung Urus ha. So, yung GPK ngayon, wala nang takas, wala nang kwenta yung windrun niya. Siguro, pang pabilis na lang talaga ng takbo. At panelifier naman na dito yung Kunka. Malapit-lapit na. Ako, 2-0 nata ito sa Rizzi. Oo, tingnan natin, guys.
Mediocre. Uy, trash talk yata yan. Lugi yata sa late game. Oh, lugi sa late game yung EG. Bet boom to sana sa late game. Kung magla-late game. Kung aabot ng late game, guys. Oh. Oo. Nag-ano yan, na, parang na-outlay. Mas, ano, mas maganda nagiging call at execution dito lang EG compare mo sa bet boom eh. Oo. Pero may yaman naman din kasi yung Morphling kahit papano eh. Sadyang sobrang yaman lang ni Pakas dito. Kaya natin nakikita na may 4K advantage yung side ng EG. And kung tutusin, Betboom, they are really happy with this one. As long as nadadrag yung game, eh, mas lalama nga sila dito, mga tropa. Eh, Morphling yan eh. Kasabi natin kanina, Grim Scepter ang puhunan, kaya niya lumaban against Ursa. Palingke naman na dito yung Kunka, at hindi niya itutuloy yung nullifier na balak niya. Okay lang naman, para hindi siya ma-doom, or pwede niya gumitin yung Linket para kay Kunka, if ever, I mean, para kay Ursa, if ever na babasag sila, o hayaan nilang normal lang talaga yung Ursa. Diba? And item check. Pakas meron na rin naman ng Esenoya kaya mabilis lang yung duration ng Doom. And si Whisper Dagger. Si Idol. Ay, kanina pa may dagger yata. Aha. So, easy peasy nga po. Ang Tora dito, Tier 2 Tower. Will be taken out again, EG. Dominating the game, number 2. Pero hindi naman papatalo dito yung Bedboom Fortification. Gagamitin na in order for them to delay the push. And kaya nga ba? Depensa dito ng Bedboom. Kaya naman nata, Idol. Oo, kaso wala yung ano, tatlong hero na lang sa tapay. Yung dalawa, nag-TTP na ba? Hindi pa gumagalaw. Ay, no, mababasag yan. Ay, masama yan, Idol. Mababasag yan. Aray. Hindi naman tumama, pero aray. Ang sakit ng Rainbows, man. Sakit ng Impetus. Si kaya siya solo na paaray din. Kung walang ulti yun, oo, brado yun. Pwede, may pag-asa, may pampatay sila. Mukhang Savis Ducky. Yeah, diba? Gamitin mo na ulit ang Emperor Eye mo, Idol. Ito na may ulit. Back ka ng Borpal Swords, okay. Diba? Oh. Woohoo! Pero, ito na nga. Ok ka rin naman na itong Doom. Kaso ko ngayon, aganim siya eh. Ay, di okay lang naman. Na-ok ka rin muna para mabilis din yung cooldown ng Doom. Diba? Mas magagamit niya talaga na magagamit. Pero Ursa, ito na lang yung kailangan niyang item, Abyssal Blade, pang shutdown sa mid laner ng Bedboom or dito kay Morphling. Pero Lincoln Spear is up. Anytime, pwede magkaroon ng team fight since available at ng ultimate ng both teams. So, tignan na lang natin kung sino yung mag-initiate. Most likely, itong EG since sila yung nag-attempt ng high ground. Wala naman ng tier 3 bottom tower yung Bedboom. Pwede na lang kalabitin yung barracks ngayon. Uh-huh. Format smoke play para nga dito sa side ng EG. 5k advantage na tayo mga kaibigan. Aegis, andito pa rin kay Pakas. Unti-unti silang tutulak dito sa may bottom lane, hoping to take that super creeps. But the charge coming from Toronto, Tokyo will be there. Tidal wave, napaganda. Maagang araw, sabi ni Mike. Okay, kalmahan mo lang, Idol. Aegis, 32 seconds. But nice shackles, a golly shackles coming from GPK. What a man! Mamamatay nga po dito si Matthew Pakas on his way out. Kamuti ka na mamatay. Morphling, wave from in. Kamuti ka na makuha ng adaptive strike yung Ursa. Pero nakapag-blink out pa naman. Nakopya din yung Ursa. Kaya wala siyang magawa dito. Tsaka na po pangod yung pag-4-stop save sa kanya dun. Nag-latch pa tuloy dito kay Bounty Hunter. At yun yung naging reason kung bakit namatay dito. Yung Bounty Hunter sa may side ng EJ. Pero now EJ, mukhang magpa-verso pa rin sila. Hahabulin pa rin nila yung EJ o kung sino man yung pwede nilang maabutan dito. Which is yung Ursa. Oh, you are doomed! This time, wala magagawa dito si Pakas! You are gone! Save takes the kill! Tama, TP out ang alam muna. Para nga dito kay Sisma, meron pa naman siyang BKB. Walang problema yan, idolo. Eh, nakapag-TP out naman dito yung Kunka. Pero kahit na, grabe nga, pinapakita dito na magkabilang teams natin. Wala magpapatalo. Oh, and with that, kills na nakuha nila dito sa mid-side ng EG. Nag-1k network na lang bigla yung lamang ng EG. Oy. At mukhang pupush na sila ngayon. IF Scuddy para dito sa may Morphling. A great item against Kunka and etong kay Ursa. Naku, napakayaman. Doon na delikado ang mga tropahan na nag-bet sa may side ng EG. Pero sabi ng tropa dito, basta over daw. Kahit sino man nalilo kayo. Ay mga dapat naka-over under kayo, pero eto. Na-focus pero nga. Oh, yun lang. Si Whisper. Naupo, naka-double damage siya na Idol. Pero hindi siya makapalo ha. Na-disarm. Na-disarm. Kawawa naman yun. Wek. Almost 80% ng duration ng BKB niya. Nakataka lang siya. Yun lang. Sayang double damage pa yun. Double damage BKB? Na-disarm ka lang? Nag-ulti pa yun ha. Oh yun, nag-ulti pa. Oh my God. Yun lang. Pero siguro okay na. Since nakapagbigay naman ng enough space, para sa kanya kakampi na makakuha, makapag-push ng tier 2 middle tower, excuse me.
Linkin Sphere available na nga para dito kay C-Smile. How about Betboom? Onting item checks nga lang sana tayo dito. Kung makakaramdam yung cameraman natin dito, feel ko mayaman yung Morphling. Ito, available yung Aghanim's and Blink for the Snapfire. Bounty Hunter naman going for... Hindi ko alam. Ito, Aghanim's Scepter para kay GPK. Kailangan ng Aghanim's Scepter muna. Meron siyang Glipnir and BKB, so walang problema. Snapfire onto the right-click build na. Maglilin towards dito yung Snapfire. Going for the MKB. So, understandable naman yan because of that wind run. Kailangan niya makapag-deal pa rin ng damage with his Lil Shredder. Balak niya mag-physical type. Oo. Ay, no, which is yun sa 20. Kukunin niya dyan yung Lil Shredder. Uses attack. Dahil tignan mo naman niya naka-queue na item sa kanya. MKB. So, okay lang naman. Mukhang lahat ng utility items sa pampakunat dito. Bubuhin ang kanya mid-daner. Tsaka... dalawang support pero uy, naku na stomp ayun lang. Parang nakita ko rin kahapon yung play. Oh, yung ano kay save din yun min. Uy, save din yun, grabe. Yung force up sabay ano. Ay, parang, bagong ano to, bagong mob coming from save ba? Pinapausos niya talaga ng ilang beses yun. Oh, no? Mahirap execute yun eh. Mahirap yun, tol. Maliban na lang kung naka Red Bull Supreme ka. Oh, guys. Ali, lalo na si Alexis ito, di ko gusto tabas ang dila nito, game 3 daw eh. Boss, huwag ka babalag dito. Gigilat ang gata. Hindi, joke lang. Ilan sa'yo, Alexis? Welcome to stream. Mahirap talaga kasi pagka-pindot mo ng Yule Scepter, pagka-click mo, dapat click din agad sa center. Tapos si stun. Pag weakas ka, ano mo lang force up mo, sabay, depende sa hotkey mo, itatab mo lang sabay. Ah, sa quick cast na lang. Pag na-quickas ka, madali siya. Pero, bilib ako sa mga tao na-quickas. Oo, na-quickas ako. Hindi, ganun talaga. Depende sa hero na minamaster mo eh. Kahit na nag-tinker ako dati, hindi ako nag-quick cast. Halimaw ka, pag tinker ka na hindi ka nag-quick cast. Halimaw ka nga sa part na yun. Idol ka pag ganun. Bilang lang yung mga pro player na hindi nag-quick cast kapag tinker. Usually, hands up quick cast. Yung mouse mo, di ba doon na magka-cast yun? Oh, hindi. Na-adjust naman kasi yun. Ah, na-adjust? Oo, ngayon. Kunyar, Blink Dagger, gusto mo normal cast, edi normal cast. Pero kung gusto mo yung isang combo na ano, edi mag-quick cast ka. Na-adjust na ngayon. Dati hindi, na-adjust na ngayon. Kunyar, Yule Scepter, gusto mo normal cast. Yung Blink, gusto mo naka-quick cast. Ah, diba, ganun. Pwede na ngayon yun, pwede na ngayon. Hindi ko na inabot. Hindi ko na naano yun, ha? Pero ito. Oo! Naku! Smoke ulit. Uy! Uy! 5-man smoke play for the side of BG. Tignan natin, guys, kung ano ba ang mangyayari dito. Oh! Dinora! Uy, sino? Si Matthew! Ay, naku po! Nakakita si Space Cow! Mamarating dito si Toro to Tokyo once again. Naidom na nga po dito yung snapper. Sa diros ako ba dyan, tropa? Raining Rainbows again coming from save. Delikado, atrasan na! Ay, naku po! Pao na ano matras! Pakas! Kailangan tumakas nga muna dito. Pero si Pure nakapag-BKB pa naman na itulak yung Morphling Wave for Min. Trying to burst down the Snapfire. Pupunta na si Toro to Tokyo with a charge. Natatalo nga po yung EG sa teamfight. Jeez. Mga tropa, Mystic Free na dyan na. Hoping to burst down Nightfall. Pero nakapag-shift pa naman. Industry, another tidal wave to fall him back. It doesn't matter. Makapag-wave for Malt Titi Morphling. Can he get the kill on the Bounty Hunter? That's a question. But now, for now, nakapag-Mortimer's Kisses in order for them to kill Nightfall this time. Si Pakas ang makakakuha ng kill, mga kaibigan. 3K advantage, making it 2K as he claimed the kill onto Mr. Save. 3 heroes down yun for the side of Betboom at ganun-ganun na lang. Tignan mo naman, Mike. Gusto ko makakita ng ano, gusto ko makakita ng D-play kung paano nangyari yung ganung play na in-execute dito ng EG. Kasi parang ang ganda rin pagkakapasok ni Pure, na-dome niya rito si Whisper together with Ursa. Kaso, ba't nagulit ako, ba't walang follow-up sa kanya? Hindi ko na napansin yung nangyari sa likod eh. Hindi na na... sakop eh, pero yun, buti na lang ginawa ito after niya. Kasi ang ganda ng pagkadom niya rito, dalawa oh. Oo. Pak, tapos yung Ursa next. Oo, lupit nga nun. Eh, nakapag-enrage eh. Ayun, naturak din sila. Oh, tapos naharangan ng barko. Kaya pala, yung Yule Scepter din nung ano, Bounty Hunter, kaya na-late sila pumasok. Okay, that is the reason kung bakit din sila nakahabol agad sa dalawa na doom dito ni Pure. Kasi kung nakahabol sila agad dun, sobrang basic sana ng teamfight nila. At mukhang sila pa sana makakakuha ng Roshan. Pero with that, play na ginawa ng EG, ginawa ni Macho pa, pogi na, ay pogi pa, na-take ng EG yung teamfight na yan. And yung buyback din naman din sa, alam yun, parang pangit, awkward. Kasi, pass po na yung Roshan eh, nakuha nila yung Roshan sa ngayon. Pero ganun lang, basic na lang yan for side of Betboom and EG. Ito na nga, EG up by 6K. Mga kaibigan, lamang na lamang. Meron pa silang ADs dito, mga kaibigan. Tingnan natin, Betboom, ano bang gagawin? Medyo nalalapit na tayo sa katapusan dito, mga tropa. Hindi pa. 38 minutes in ang ating laro. Apir! Hindi tayo patatama sa dito. Apir! Ayan.
So sa tropa ko, samahan ng mana. Para ano na, rekta tangalian na daw hanggang lunch. Okay, okay lang. Palaundry na rin ako. Solid. Oh, laban ko damit mo. Ha? 200 per piece. Di yun, oh. Gurabi, ah. Ano yun? Pag nilaban mo yung damit ko, isang taong hindi maano. Oh, sekwenta kada kusot. Sekwenta kada kusot. Sayin yan. Ayaw mo nun. Mike, payag ka. Sobrang yama mo. May basketball court ka mismo. Pero 20 per dribble bayad. Diyos ko. 20 pesos kada dribble. Eh, di solid nga yan, di ba? Labang sa league game ang BB, opo. Kasi yung Urso talaga, sobrang mangina pag nakopya dito na ang Morphling eh. And kutitin mo nyo, SNYO, okay lang naman. Pero mas ideal talaga yung magdilinkin ka against sa Morphling eh. Mm-hmm. Ganun yung nakita ko, mga Naga Siren nagdilinkin para lang sa Morphling na nakaagad yung Scepter. Oo, parang di makopya agad-agad. No? Kasi parang ang hirap ton kapag nakopya ka talaga. Ito yung parang magiging game changer talaga eh. Oo. For a bit mo, may makopya talaga nila yung Ursa para mas malessen yung damage. Pero ito na yung Raparoon Play. Sana malito. Raparoon Play nga po ng bet mo mga kaibigan. Ito na nga si Pakasa nakakita sa Morphling Raparoon Play. Sinorpresa dito, sorpresa Mundala. Na-idom! Yung Staparay! Naku! Mamamating nga po dito si Whisper Savings. Ganun dito kill. Delikado ata dito yung Kung Kapi. Nag-aabol na idom. Palong-palo. Si Narfall papaluin. Si Seasmile. 2-0 for the Sun of EG. Make it 3, I think. Pakas, manlaan na ba ng alam? Pero super dito ang nakita. Raining impetus once again. And they are gonna get the kill onto the Ursa. Ayun lang. Oh, napag-blink out. Si Idol, okay, Pakas, kailangan mag-up. Walang buyback to. Idol, mamamatay yata dito yung Ursa na walang kalaban-laban. And that's it, guys. Patay apa, 2 minutes out. Wala yung Ursa. How can you win this? Oh, and that's a dieback. Easy, ha. Tignan mo naman. 2 minutes out dito yung Ursa. Ang ganda ng pagkakas. Ano pagkaka-play around dito ng Betbomb? Doon at ang isa pang magandang ginawa nila doon is in-ignore talaga nila yung Ursa. Oh. Kasi alam nila na pag nagaya ng Morphling yung Ursa, manghihina eh. Mm-hmm. So ang ginawa nila, finocus nila dito si Whisper, which is yung nagbibigay ng sustain ng boboset, nakakapagdura sa Ursa. At dinom din nila dito si Kunka. So wala na talaga nagiging control overall yung EG doon sa may teamfight yan. Kaya sobrang naging dali ng teamfight ng Betbomb sa may baba. Ay, ano, bumawi na sobra si Ibion. Oo, unti-unti na nga dito ang tutulak, men. Amoy game 3, tama? Oo, nangangamoy game 3 yan, boss. Oh, napapagasas coming from GPK. Nako, pag hindi yung Windranger yung MVP dito, ewan ko na lang, ha? Delikado ata dito yung Bounty Hunter at mamamatay nga dito si Matthew. Tier 4s are being attacked. Anong gagawin ng EG dito? 64 seconds out yung Ursa. The buyback from the Scarlet Mage. Tingnan natin kung magiging sapat yan. Kaso nga lang, 2 tier 4s down. I don't think that's gonna be enough, sir. The throne is under attacked. Naidong pa nga dito yung Kunka. Wala silang magagawa dito. Maitutula dito si Panda. Nailuwa. Mamamatay nga po dito. Spirit Breaker together with the Doom. But Babak is out. All in doon sa throne. Inirekta ng Betbomb yung ating laban. We're heading towards the game 3. Mistake mula sa side ng EG. Kita naman natin yung inabot nila, mga kaibigan. Ursa. After niyang mamatay or after niyang mag-respond dun sa kanyang Aegis, natulog na siya ng mahimbing, Mike. Oo, wala na siyang ginawa, men. Ang ganda talaga ng ginawa nila na tinarget nila dito yung dalawang other core ng Betbomb, ay ng EG. Tapos nun, pagkabuhay ng Ursa, wala na magagawa. Out na talaga yun. Eh, hindi nakapag-out na charge. Natali. Ayun, wasak ang muka. 2 minutes out, binabasag yung torrent nila. 1 minute pa siya mag-i-spawn. Wala siyang buyback kasi. Nag-buyback siya. Dieback siya dun eh. Pero, kumusta si Pure dito ngayon sa ating game? Ano bawi na. Naredeem niya na yung sarili niya. Kahit 0-16, yung Doom niya talaga yung pinaka nagpanalo nung last team fight para sa akin. Okay. So, kumbaga, the redemption arc for Pure, nakakompleto naman niya. No? Pero syempre, this is a best of 3 series, mga tropa. Mm-hmm. No? Siyempre, ano po bang gagawin natin dito ngayon? Tayaan na natin. Oo, game number 3. Tayaan na natin yan. Pag ganyan, basic na lang yan. Ito na yun eh. Sana totoo yung sinasabi ni Kuenik. Ano ba yan? Ano daw, lupat na ako eh. Oh, paluto na daw tayo, sabi ni Kuenik. Shoutouts nga pala sa boss namin na hanggang ngayon. Good morning, good morning. Good morning, boss. Busy sa Mirpur yan. Baliktad ng oras ng Mirpur namin. Eh, yun nga mga tropa, habol na kayo sa bets. PM lang sa Kuenik's page. Of course, meron tayo 5% cash in bonus for every 5K top-up nyo dito sa numero ng gaming sportsbook sa Pilipinas. Saan tayo bebet? Game 3. Direk, mukhang totoo to. Game 3. EG pa rin. Mag-stick pa rin ako. EG. Betbomb na ako dyan. Betbomb na ako. Saan tayo bebet? Bato-b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 ato-
alam ko yun. Oh, wag na. O, totobing na lang. Pag nanalo ako,
Bet mo tayo pag nanalo ka, EG. Oh, game. Pick lang, pick. Oh, pick lang, pick lang, isa lang. Hindi, isa lang. 1 2 3 go. Okay, panalo, bet boom. Bet boom, guys, bet boom. Okay, so bet boom tayo, bet. Try yung maglaro ng ganun, baka sakaling yun ang maghatid ng inyong suwerte. So, okay, Kuya Nick, Gcash sent. Oh, yun! Thank you so much! Ba, Kuya Nick yan? Good morning, Kuya Good Nick. Morning, Kuya Nick. Maraming maraming salamat po, bossing. Kahit yung game 5 nyo pa yan, okay lang. Oo, pero Sir Mike, yung mag-ask ng game 5. Yun! And ito na nga, mga tropa, game number 3. Pero syempre, meron tayong Supreme Player ayun, Supreme MVP. Game. Sino nga ba ang ating playa? Dito GP ngayon, yan. Magwawala oh, kami. JP pag- Gay. Oh, JP Gay. Hahantingin namin kung si Alexis yung ano, yung... Hindi, si ano, si Bossing Jim Brick. Yeah. Si Bossing Jim. Naku. Yung ano. The Supreme Player of the Game presented by or Red si, Bull Supreme. Or si Bossing Edgar Ata. Si Jem, si Jem. Ah, si Jem. Ayun. Trust your energy lang, mga tropa. Parang yung enerhiya nung ating si kuya nyo, Jem. Jem, gising na gising pa. Pero yun nga. Ikaw nang bahala, mamaya mo na problemahin yan. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, magte-take muna kami ng break bago tayo tumungo dun sa ating game. Number 3, JB, Mike, and AC will be back in a bit. Yep. X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. NBA, MMA, Live Casino at marami pang iba. Walang ID verification na kailangan. Mabilis na cash in at cash out. Kaya ramdam mo agad mga talo.
o panalo mo dito lang yan sa 747 Live. Bet responsibly. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now to make sure that